Good day guys, bali sa mga nagtatanong kung kada kailang kami nagpapalit ng tubig dito. Ngayon, ito kapapalit namin. Sinandry namin to more than 1 week. Tapos, pagkakataon na yun para iangat namin yung mga putik na namuo sa ilalim. Yung mga lapot. Ayan, pinag-aangat na namin sa mga gilid, binato namin. Kasi yung waste ng galing ng itik, may ipon dito, ayan yung kulay brown. Pag nagtagal yan, nagiging lapot. So, inayos ko na yung kanal dito, yung papunta dun sa may maliit na ano dun eh. Parang dapat ganun yung mangyari dito, may ipunan ng dumi. Saka pupunta siya sa ilog. So, yun. Inayos ko na, bali hindi na to tatapon dito madalas. Yung matinong tubig na lang yung tatapon dito. Pero yung pagkakakayaring maglinis ng poultry, diretso kasi yan dito, hindi na muna siya tatapon. So, yung malinis na tubig na lang yung tatapon. Yung guys, mapapansin nyo, hindi pa namin binabatuan, pero yung berde na yan sa gilid, asola na po yan. So, probably ito, mga 5 days lang, punong-puno na agad tong area na to. Kailangan lang tanggalin yung lablab na nabuo sa ibabaw. Guys, dito naman sa area na to, nagsabog kami ng ayun, asola. So, alang nung ano, mabilis dumami yung duckweed. So, yan, dahan-dahan namin aalisin. Nagpatubig pa lang kami kanina, pero mukhang ano ni, kusang puputok itong asola dahil tumubo siya ng ganyan kahit makapal yung duckweed. So, yan. Lilinisin ko lang yan, palikot, para hindi tumubo yung mga kangkong. So, guys, ganito pala yan pag naglolo ko yung production ng asola. Ginagawa ko, hindi muna ako nagpapakain sa itik or pa kalakalating sako lang muna yung bigay ko para lang meron. Pero ngayon, umabot talaga sa point na hindi ako nagpakain, tapos kangkong na yung pinakain ko.